Ako po si EJ, isa pong Philcom leader dito sa Russia. Ang organization po namin ay ang Filipino Volunteer Leaders Association in Russia. Ako po ay isang OFW dito. Ang amin pong trabaho sa ngayon ay isang nanny. And nandito po ako since 2012. Yung opportunity po na mabigyan ng regular na work sa Pilipinas, even though na professional ka at saka eligible ka, eh parang na-deprive. So, nung nagkaroon ng opportunity na merong chance yung mga Filipinos na pumunta dito, na financed by the employers, nag-try ako and then pinalad naman po na nakapasa. So, sila po ang gumastos ng lahat kong expenses papunta dito. It's my first time really na malayo sa family, so napakahirap. But then I don't want to look back at it because I'm very emotional about it. Napakahirap. So for now, we are just happy na nandito kami, may trabaho kami, at napoprovide namin yung pangangailangan ng family namin. Sorry. Filipino Volunteer Leaders Association in Russia. Yeah. Ano po ito? Ito po ay grupo ng mga Filipinos na gustong maging bahagi ng ating embassy, na sila ay magkakaroon ng chance to help other Filipinos na nandito, lalo na po sa pag-disseminate ng mga informations na kailangang malaman ng iba nating mga kababayan na walang access sa information sa mga activities ng ating embassy. So kami po yung tumutulong na nagpapaliwanag kung ano po yung mga gawain ng ating gobyerno na para sa kanila at dapat nilang malaman. We have three subgroup, which is now in St. Petersburg and in Kazakhstan and also in Moscow. And we are more active in social media. Kasi po dito sa Russia, we are not encouraged to have a large group, and hindi rin po tayo pwedeng magkaroon ng malaking mga pagtitipon. So kung ano po yung mga mahahalagang activities ng ating embassy, tumutulong po kami na maging part nito by sharing to social media. So yun po yung yung parang basic role ng aming organization. So we are not into sports so much, we are not into many activities, but only for disseminating information po. When it comes to the help of our embassy, since naging ambassador po si Ambassador Sureta, wala po kaming masabi dahil 24 hours pong bukas ang embassy, at ang communication ng embassy sa lahat ng mga Filipino, kahit hindi ka member ng any organization na kailangan, may kailangan ka sa ating embassy. So bukas po ang Facebook nila, ang telepono nila na i-assist. And you can also have the help of the organizations na malink kayo dito. So hindi naging problema sa ngayon ang aming relationship with our embassy. Napakadali ho. Number one po, dahil dito sa Russia talagang nanalo siya as president. Hindi nila pwedeng dayain yun. Kahit na manual kami dito, but then talagang siya ho, talaga landslide ang nanalo. Number one, we believe on his capacity. Number two, it's because wala kaming ibang mapili na qualified being the president. At saka nakita namin yung mga performance niya because we are also from Mindanao. And siguro ang inaasahan lang namin is that yung malagdaan na yung labor agreement, so that maupisahan ng mapag-usapan ang sitwasyon ng mga gustong pupunta dito, at lalo na yung sitwasyon ng mga nandito na may mga problema sa dokumento.